Nag-birthday nga ho pala ang ating si Echo kahapon, kaya naman ayan, for the DIY nga ho ang tiya mo ng key. Blue nga daw ho ang gusto niyang color. Syempre para sa ikasasaya ni Mia Koy ay for the go ang tiya mo. Ay alam nyo gahong halos maghapon ko ho aring ginawa at nako, si ate Mia Koy Koy at si Baby Koy ay panay na panay ho ang pangunguli. Kahit mayat maya nga ho ang aking tigil ay natapos ko rin naman ho. Chiffon nga ho pala ang base na aking ginagawa din eh. Pag chiffon nga ho ang inyong gagawin ay nako, kailangan mo hong maging matiyaga sa pagbibigay dahil sa paggagawa pa lang ho ng mirang ay nako, oras na ho ang magugugulin. Sa paggagawa nga ho pala ng mirang ay make sure na hindi ho ninyo masasamahan ng egg yolk dahil kapag nangyari yun ay nako, kahit ho anong gawin ninyo hindi ho ninyo mapapadouble ang size. At make sure din ho na hindi ninyo ma-overmix dahil kapag nangyari yun ay nako, babagsak ho ang inyong base. At hindi ho ninyo maa-achieve ang napakalambot na chiffon. Ilang beses na ho akong nakagawa ng mga palpak kaya naman isi-share ko ho sa inyo ang aking mga naging experience. Kaya naman dapat ho ay meron kayong mahabang pasensya at mahal nyo ho ang inyong ginagawa para naman makagawa kayo ng masarap na cake. Kaya naman ho mga kananay, kung love nyo rin ho ang baking, ay naku, for the go na. Malaki ho ang inyong masisave at syempre, pwede nyo pa hong gawing pang negosyo. Pero napakahirap hong pagsabayin yung habang nanay ka at asawa ka ay nagdinegosyo ka pa. At isabay mo pa nga dyan yung nag-e-edit ka ng video para lang may ma-upload. Pero kapag mahal mo ang ginagawa mo at yung pamilya mo, ay mapapagsabay-sabay mo rin yan. Kaya naman kahit ho kinukulit ako ng dalawa kong batuta, ay for the go pa din ang tiya mo sa pagbibit. At are na nga ho, malapit ko nang ma-achieve ang stiff peak ng merang. Kapag are ho ay hindi na runny at saka kapag itinubuhon ninyo ay hindi ho babagsak, ay pwede ho yun. At dahil are ho ay gumagalaw pa ng konti, ay ituloy pa ho natin ang pagbibit. At are na nga ho, stiff peak na siya, kaya pwede ho natin pagsamahin ang butter at itong merang. Ay sus ko po, ano bagay naman iyan at sumama na agad? Sumama na agad, ipinapakita ko wala ang sa inyo. Matapos ko hong mapagsama ay akin na hong niluto at are na ho ang aking chiffon. Palalamigin ko lang ho yan at maya maya ay akin hong i-slice para maging dalawa. Napaka fluffy ho yan or malambot. Pakasarap na hong kainin kahit wala pang icing. At are na nga ho, struggle is real. Maglalagay na ho tayo ng frosting. At dahil wala nga hong turnable table, ang tiya mo ay di are ho ang aking ginagawa. Pinapaikot ko ho manually. Nahihirapan na nga ho akong magpakitis dyan. Tapos mayat maya ay minabitin pa sa akin. At de daw. Sa kabilang tabi naman ho ay si Ate Mia ay kinukuha yung aking mga gamit. At siya raw ho ang maglalagay ng frosting. Ay nako, for the kamot ang tiya mo sa ulo kahit hindi makate. At dahil nanay nga ho tayo, ay wala tayong magagawa kung hindi nga ho tumigil at magpadede muna. Lilibangin lang ho natin ng kaunti at maya maya ay tutuloy ho natin ang ating ginagawa. At pagkatapos nga hong dumede ay si Daddy Koy naman ang kanilang kinukulit. Si Daddy Koy ho ang naka-assign sa pagluluto ng spaghetti at pansit. Nako, alam niyo ho, arin dalawang baby kong are ay nako, napaka daddy's girl. Ay minsan nga ho nakakapagtampo. Ay bibigyan man lagi kami ang magkakasama mag-iina bago ang hinahanap yung kanilang daddy. Ay lalapit la ang ho sa akin kapag dede at saka magpapahugas at may pugo. Haba hong ginagawa aring cake na are ako tuwa at ako na-excite na at gusto ko nang makita kung ano ang kakalabasan. Kaya la ang ho ay talagang pasmado na eh, ang tiya mo. Ano ba ganda mga 15 years ho akong working sa electronics company at ako ho minsan napa-assign sa soldering ay ngayon hindi na maaari pag ako ng solder. Ay masyado hong gamit na gamit ang kamay eh, lalo na ho ngayon at may mga bata na ay nako, ang paglalaba ay araw-araw. Minsan nga ho natutulungan pa ni daddy ko ng paglalaba ay lalo na kung hindi natutulungan. Ay minsan nga ho pala yung maigi din pala yung tamad eh at walang pagod. Aba ay malapit-lapit na ho ara sa katotohanan. Laang ho ay talagang hindi ko mapakainis. Nakakahiya naman doon sa mga skills sa baking. Sabi nga ho ay practice makes perfect. Aba ay paglagi ako nagawa na rin ay baka naman kahit paano igaganda ng kaunti. Ay kaya laang ho ay talagang medyo pricey ang mga ingredients. Pero pag marami ho ang gagawin aba ay syempre ho less gastos yun. Pero aral naman nga ho ay hindi ko ibebenta at ari ho ay birthday cake ni Ate Mia. Magkwento nga ho ako ng kaunti aba nung aking kabataan hindi ko yata ho nararanasan na magkaroon ng birthday cake. Are na ho ang aking finished product. Naku, huwag nyo naman pansinin ang drawing at talagang hindi ko yata ho talent ang mag-drawing kahit ho sa papel. Ay, are ho ang tinatawag na expectation versus reality. Naku, kakahiya talaga sa mga skill. Yung lasa ho, sabi ng mga nakatikim ay pwedeng ilaban. Pagkatapos ko hong gumawa ng cake, are naman ho aking sinunod, ube champorado. Are ho ay dati nag-trending sa YouTube kaya naman ho aking sinubukan at naku, oo ho nga, napakasarap. Ito ho ay napakadaling gawin, ito ho ay pure malagkit at nilugaw lamang. Tapos kapag ho naluto na, ay lalagyan ho ng cheese on top. Naku, napakasarap, nagbe-blend ho yung tamis at alat. Second time ko na nga ho aring pagluluto at naku, lagi ho aring ubos. At are na ho si Ate Mia, naku, abang na ho at gusto na ho makapag-blow ng kanyang candle. At are na nga din nga ho pala ang handa ni Ate Mia, spaghetti, pansit, yung ube champorado at saka are hong cake niya. Kakaunti man ang ganap ngayon anak, pero ang mahalaga ay kilab na lab namin at talaga namang todo effort kami. Happy birthday! 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 Happy birthday!
Happy birthday to you. Hindi kita. Happy birthday to you. Lagay na. Happy birthday to you. Sino yan? Si Doraemon? Pangit. Kasi Doraemon nga eh. Yung pangit. Ano ba yan? Doraemon. Ang pangit kasi nung ano. Tapos nga hong makantahan at makapag-blow ng candle si Mia Koy, ay arin ako, kain na ho tayo. Thank you Lord sa blessing. Naku, ay talaga naman nga hong walang pagsidlan ang tuwa ng aming bebe. At bilang isang nanay nga ho, ay talaga naman nga hong napakasaya ko din. Kaya laang ho, ay talaga napakabilis ng panahon. Aba, akalain mo anak, 3 years old ka na. Ay kung hindi ho nag-pandemic, ay walang Mia Koy. Ay napakadami na hong alam at napakadaldal. At palibhasa nga ho, ipinanganak sa computer age, ay tingnan naman ho ninyo ang napakagaling mag-post. Ay kaya laang, ay tingnan naman ho ninyo ang paa. Bibigay. Ay bakit baga ang tsinelas ay magkaiba? Nung babago pala ang hong nag-aaral magtsinelas, igi na yung magsuot. Aba, ay ngayon ay 3 years old na, igi pa rin magsuot. Eh, ano ba anak? Ayos naman. Ba, ay kahit lagi naman nag-aaway rin dalawa ni Sia, ay napaka-entertain naman sa kanyang bisita. Aba, ay tinatanong pa ho eh kung anong gusto. Kaya nung humingi ho ng tubig, eh ba, kinuha agad. Ang bilis talaga ng panahon. Oo, dati-dati ay karga-karga lang kita. Ngayon, ang bilis-bilis mo nang tumakbo. Di naman sa ayaw kitang lumaki. Pero pwede bang bagal-bagalan naman ng kaunti ang paglaki? Pero anyway, maraming hong salamat sa mga nagpunta. Doon ho sa mga hindi namin naimbitahan. Ay naku, ipagpasensyahan nyo na ho. At talaga naman hong bahiti lang. Yun lamang ho for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood.